Gusto mo, ibuusyo, ibigay nyo ang pinakamasigabong palakpak na may kasama sila. Tag-humarap sila sa inyo. Okay ba yun? Bigas! Tama ng song! Nakatawa ng isa. Bongbong sara-sara. Bongbong sara-sara. Co-host, the beautiful, sexy, talented. Sino? Gato Manalo! Beautiful queen! Oh, sige. Okay, naghahanda pa. Sinabi sa inyo kanina. At ibigyan nyo ng respeto na sinabi palakpakan na may kasama sigaw sapagat natin sasabihin nila ay para sa inyo. Palakpakan natin ang masigaw sa ito High Rocket! Mabuhay po ang Davao del Sur! Unang-una po, nagpapasalamat ako sa inyo dahil pinahiram ninyo ang kababayan ninyo para maging presidente ng Pilipinas, Presidente Rodrigo Roma Duterte. At dahil pinahiram niyo po ang inyong kababayan, tayo po ay nagkaroon ng pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil po sa pinahiram ninyo sa presidente, napakaudlat po ng ating ekonomiya. At dahil pinahiram ninyo ang presidente, nananalo na po tayo laban sa COVID-19. At dahil kay Presidente Rodrigo Roma Duterte, meron tayo Inday Sara Duterte. At dahil meron tayo Inday Sara Duterte, pinili niya at natin si Apo Bongbong Marcos para susunod na presidente. Pero alam niyo mga taga-Davao, magsusumbong ako sa inyo. Napakadami po, lalo na dyan sa Luzon, gahaman sa kapangyarihan, pit na binato ng putik ang ating presidente. Buti na lang po, waipik ang mga putik na ibinato sa kanya. Pero ilang mga putik, ako ang tinamaan. Kaya mga taga-Davao, meron po akong pabor na hihingin. Pwede ba po, dahil binato nila ako ng putik, pwede ba dalhin niyo ako sa Senado? Pag tayo po nakarating ng Senado, tuloy-tuloy po ang build. Pag tayo nakarating sa Senado, tuloy po ang laban sa pinagbabawal na gamot. Pag tayo po nakarating sa Senado, tatapusin na po natin ang pagkagutom sa pamamagitan ng Zero Hunger Bill. Pag ako po ay pinarating nyo sa Senado, lahat tayo magkakaroon ng ligtas, sapat na inumin pantubig. At pag kayo'y ipinadala nyo ako sa Senado, kasama si Inday Sara Duterte at Apo Bongbong, tuloy-tuloy ang progreso ng buong Mindanao. So, at tanong ko, hahatid niyo ba ako sa Senado? At ang huling tanong ko, gusto niyo ba tayong magsayawan ngayong gabi? Press music! Kailangan natin siya sa sigarto. Harap ang iyang kakampi mo.
kaya sa kanya. Kumusta pa kayo sa Dipaya Buna? Mahirap ang kanya sa Pinas, tumoto siya. Si Haring Roque, maaasahan niya. Si Haring Roque, mahal ang bayan niya. Si Haring Roque, sa kinagdarwa. Si Haring Roque, ang ating action man. Pero presidente, pagbibili mahal ang Pilipino. Kaya boses pagdating ko sa Senado. Di papayag merong pinirang inaapi. Si Haring Roque, ang tabo sa ating kakape. Pag nasa tama ka, ipaglalaban ka. Sa pagkunda, sa basta lahat kasama siya. Kasama natin lumapanila. Mapapanggan niya subok siya sa ilik. Walang bakat para isa na to, Harry Roque. Senator Harry Roque, siya po ang ating tagapagsalita, ang maging nagbibigay ng boses sa mamamayan. Nagsimbing spokesperson ng ating Pangulo Rodrigo Duterte at kabilang ring sa nag-sponsor ng ating balita daw at Universal Health Coverage Bill. Action man sa Senado, ang spokes ng bayan, number 54, Secretary Harry Roque. Palakpakan niyo siya. Yes, ma'am! Asya niya pala, bago tayo mag-tuloy-tuloy, pwede ko bang Governor Franklin Bautista, Governor Jason Rama Bautista, and Mayor Peñas, pwede po ba kayo dito? Ayan, dahil gusto po kayo makita ng tao! Saan? Nasa gilid kasi kayo eh. Ayan. Ayan, pakilala lang yan po. Ako! Marami. Mayor Peñas, maraming salamat po sa inyo. Now! Eto na! Manood o makinig kayo! Ha? Oh, tubig, tubig. Bigyan ng tubig, please. Tubig. Oh, tubig, tubig. Medic, medic. Ayan, okay. Dira-diretso mo. Medic, please. Alright. Makinig kayo maigi. I love you. Dahil pagkatapos nitong sasabihin ko, may tatawagin ako. Panalo tayo sa susunod na senatorya mo. Para sa kanyang mahalagang makagawa pa ng mas maraming batas, para sa ating mga estudyante at guro. Kaya wala mo na kanyang naipasang RA-1093. Kaniyang nahibo siyang gobernador sa Ilocos Norte. Iyahang gihimo ang maong probinsya, the international first class province. Huwag nahimo kining in energy sufficient province. Pinaagi sa wind power technology. Pinahal ko ang taga Davao del Sur. Dakong duwog alang kanako. Gay pilaila kaninyo ang usa ka leader nga adunay panlantaw alang sa paglambo sa ekonomiya sa atong nasod. Pinaagi sa paghatag o insaktong programa sa agrikultura o ayuda.